Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Saan mang kayo panig ng digdig na rin ngayon. Siguro, napanood nyo na. Kung hindi kayo nanood ng live, napanood nyo na siguro kahit sa replay. Yung malaban kahapon ni Carl James Martin at saka ni Mama. No? Kung papansinin natin, eto na yung sinasabi ko na nung tinignan natin record ng kalaban niya na si Yutachai Wanapong, ay talaga namang kakaba na makikita mo na 9-8, siyam na panalo, walong talo. Ngayon, 9-9 na. Siyam na panalo, siyam na talo, no? Alam na natin na sa record na record pa lang, medyo pipitsugin tong kalaban, no? Etong day, tapos si Mama naman, dun lang natin natuklasan na former world champion pala. At nakita naman natin na may kilos naman talaga yung kalaban ni Mama. Ang problema, mukhang hindi naman nanalo dahil sa edad, no? Pero sayang, sana nakakuha doon ng mga pointers o nakakuha ng experience to si Mama. Ang problema, wala nang balak manalo tong yung nilaban kay Mama. Ano na lang talaga, yung makakobra na lang, no? Siguro nilaban na lang siya doon para sa kanyang record, para mas magandang tignan yung record. Tapos, nung may pagkakataong umayaw, umayaw na to agad, no? Nakita nyo naman, isang suntok sa mata, ni hindi nga namulay, no? Nagdahilan na hindi na makakita. Anong gagawin ng doktor? Siyempre, i-recommenda sa referee na tigilan na. Pero yung kay Carl James Martin, ang medyo nakakapanghinayang, no? Kasi, ang pagpinanood mo lang tong mga laban nito tsaka kilos nitong batang to, mapapansin natin na may galaw, mabilis sumuntok, may power din naman. Ang problema nga, yung uri ng competition, no? Naalala natin, kasi tignan nyo yung mga, hindi naman sanay yung mga Pilipino na mga nag-aalaga tayo na undefeated. Ano ba yung gusto natin? Itulad dyan, kala Mayweather o yung sa mga Meksikano. Sa sila Mayweather, yung kaso nila tsaka sa mga Pilipino, iba yan, no? Tignan natin yung mga naging world champion na Pilipino. Yun dapat yung natin, yung mga sumikat na world champion natin. Magmula kay Pancho Villa, diba? O Gabriel Plus Elorde, Rolando Navarrete, Luisito Espinosa, yung magkapatid na Jerry at Dodi Boy Peñalosa. O, tapos si Pacquiao, si Nonito Donaire, tsaka si Brian Beloria. Lahat ng mga yan, may mga talo yan, no? Pero hindi naging hadlang yung mga talo nila para sila ay maging magtagumpay sa boxing. In fact, etong mga binanggit natin pangalan, recognize to sa buong mundo, no? Na pound for pound, di ba? Si Donaire nga, tsaka si Pacquiao. Si Pacquiao lalo, global superstar. Tapos pang pinangalawahan ni Donaire na kilala rin sa buong mundo. Yun yung sinasabi ko na hindi mo kinakailangang alagaan yung boxer para mapanatili niya yung zero loss niya. Sa history ng Pilipinas, siyempre, sa Mexico, talagang yan, talagang pag zero yung loss mo, dumaan ka na sa mga maraming Mexican. Ang dami naman kasing Mexicanong boksingero. Ganon din sa US, no? Marami nang pinagdaanan to. At saka maski sa pagiging amateur nila. Kasi pag ikaw ay naging US Olympic team o Mexican team ka sa amateur, talagang marami ka nang pinagdaanan ng mga laban dahil sa dami ng mga boksingero. Pero ito, kakaiba itong mga to, lalo na si James Martin, hindi naman na napasalang ng amateur na napunta ng Philippine team yan o napalaban ng Olympics. So yung pag-asa niya lang na gumaling, yung magagaling din na competition. Alam nyo, nanginayang ako sa bata kasi nakita nyo naman, no, yung itsura pa lang, no, nakita ko nga na yung pinapakita itsura, mukhang tambay lang na matangkad tong kalaban niya, no, anytime. Alam mo na agad na pag nasuntok to ni Martin, mas maganda pa yung mga Pilipinong ilaban kay Martin. Yun yung pagkakaiba nila ni tapos panayan laban. Dapat panay-panayin para iba't ibang uri ng boxer ang nakakaharap ni Carl James Martin. Para sa ganun, pagka nakaharap siya ng mas magagaling, yun nga yung kahit na sana hindi knockout puncher, kung natatakot tayo na baka mabugbog, bata pa. Ang problema kasi kung ang kinatatakutan natin, baka mabugbog at bata pa, paano mag-world champion? Kung ganun yung kinatatakutan natin, di ba? Salaan nga yan.
O kung ayaw naman natin, yung mga matitatag lang, yung tipong bubugbugin mo na hindi pa bumabagsak para makatagal man lang ng 12 rounds. Kasi sa world boxing na, pag nilabas mo na yan si Cal James Martin, baka magulat yan na hindi pala isang suntok ng kalaba, hindi pala isang suntok niya, ibabagsak na yung kalaban. Huwag natin alagaan sa handler nito ni hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo, no? Suggestion lang. Nabigyan natin ng magagandang competition kasi nakita na natin 'yan eh, 'di ba? O yung path na dinaanan ni Pacquiao, ganun. Bakit tayo matatakot na ilaban niya sa mga Rustico Ocampo? 'Di ba? O kita niyo nga si Pacquiao nung natalo ba si Pacquiao ng kapwa niya Pilipino nung batang-bata pa siya. Napigilan ba nun yung pagsikat niya? Global superstar ngayon si Pacquiao. Huwag niyong ipagkait dyan sa batang ngayon. Ilaban niyo kung di pa pandayo, ilaban niyo sa mga Pilipino dito. Kasi kung hindi niya manalo dito sa mga Pilipinong hindi sumisikat, eh, nung kakanain niya sa abroad, di ba? Yun yung point ko. Dito niyo sukatin, hindi yung aalagaan natin. Merong ganyang boxer nung 90s. O 90s ba? O early... etong millennial na to, no? Si Bum Bum Bautista, ganyan eh. Lahat tayo bilib na bilib. One round knockout, lahat ng kalaban knockout, ang lakas sumuntok. Pero nung nilaban na sa tunay na champion, actually, hindi na nga champion yung nilabanan niya eh. Diba? O bagsak agad, kasi nga hindi na sanay. Inalagaan natin sa mga pipitsuging mga kalaban. Dapat yan, kahit na hindi na kumuha ng taga-ibang bansa, dito na lang. Yung mga uhaw sa laban, yung mga gustong-gustong pabagsakin, kasi may pangalan na yan si Cal James Martin eh. Kahit papano, kahit konti lang tayo dito sa boxing community na mga fanbase niyan, meron na, di ba? Kung mga, may mga 50,000 na mahilig sa boxing na Pilipino, nakakakilala dyan. Meron nakakakilala dyan kasi yung mga napipicture natin yan dito sa mga vlog natin. O, yung mga nanonood ng vlog natin, mahigit 50 mil naman. Yun yung ibig ko sabihin. Tsaka yung mga laban yan, ang nanood nga, ayon nga doon sa ESPN, mga analyst, di ba? Umabot na ng kulang-kulang o mahigit kumulang 1 million na nanood kay Cal James Martin. Ibig sabihin, yung mga boxer na Pilipino, kung ayaw nyo pang ipandayo yan, marami rito yung matatatag na. O, bakit kayo natatakot? Yung mga hindi nga... etong mga Pilipino na to, na mga boxer na nag-aabang-abang lang, mga hindi nga world contender yan. Kung natatakot kayong ilaban dyan sa mga Pilipinong hindi world contender na matatatag sa suntukan, sanay makipagbakbakan, eh bakit pa natin to alagaan na pang world champion balang araw? Eh hindi. Ibig sabihin, si Manny Pacquiao, sila yung magkapatid na Peñalosa, sila Luisito Espinosa, Rolando Navarrete, lahat yan dumaan sa mga kompetisyon na matitindi at lahat yan hindi undefeated nung sumikat. Yun yung sinasabi ko na huwag tayong mag-alaga ng panibagong Bum Bum Bautista. Mag-alaga tayo ng panibagong Manny Pacquiao, Luisito Espinosa, Jerry Peñalosa. Yung mga ganun ang pangarapin natin na makakapag-compete, at ang paraan lang para makapag-compete yan world class ay isabak natin. Kung hindi man sa world class pa, sinasabi nyo nga nagbibilang pa ng mga taon eh, tatlong taon pa, hindi ako naniniwala dyan. Isalang nyo na isalang yan, kasi kung hindi nyo isasalang kahit dito sa Pilipinas yung ating mga boksingero na sanay sa bugbugan, hindi nyo masalang yan. Huwag nyo na isalang yan sa, ano, baka pag nakatikim na isang Meksikano yan eh, hindi niya na alam ang gagawin. Okay? So, para sa Pilipinas, boxing, tiyagain natin mga kapatid sa mga handler ni Cal James Martin, Sanman Promotion, Sanman kayo naroon. Ilaban nyo naman, parang awa nyo na. Yung nanood, ang dami, di ba? Wonderboy, sumisigaw ng ganun. Alam nyo, minsanan lang tong mga ganitong bata na nagpapa-excite sa mga Pilipino boxing fans. Kaya, samantalahin natin yan, bigyan natin ng magagandang laban, at huwag tayong matakot na hindi siya magiging undefeated. Hindi na yan uso ngayon. Tandaan nyo, yung heavyweight champion natin, hindi yan undefeated, si Andy Ruiz. Hanggang dun lang, bad aratilis po.